Are you stupid? Bakit ka pumunta rito? Alam mo naman may humahabol sa'yo. Gusto mo ba ako sumabit? Sorry, Doc. Wala akong ibang maisip na pwedeng puntahan. Napaparanoid na ako eh. Take this once a day. This will be the last time I will see you for now. Hindi ka pwedeng makita na kasama ko anywhere near me. I understand, Doc. Malis ka na. Pasyente pa ako. Okay na si Ma'am Venus. Na-discharge na siya. Buti nga ka mo. Walang komplikasyon. Parang saya-saya pa niya. Wala siyang sugat o gas-gas? Parang wala naman. Bakit? Talaga? Oo. Malamang. You feel better. I'm like you're fine. Thanks to you. Parang iba po yung ngiti nyo ah. Parang ngiting na isahan si kamatayan. Shhh, babe. Kapatawa lang. It's fine. I don't mind. I'm just happy that Carlos is here to take care of me. You're okay. Ba't ganito yung tsura mo? Really? Ate Venus, ano nangyari sa'yo? Are you okay? Bakit kasi umalis ka pa ng bahay? Eh, lasing ka na nga. What were you thinking? Okay ka lang ba? Yeah, she's okay. Yeah. Sabi nga ng doktor, pwede na umuwi. Tara. May tumulak ba sa'yo? O nalaglag ka lang? Medyo madilim kasi sa lugar na yun eh. Kaya ayun, clumsy me. It's alright. Not your fault. Hayley, it's partly my fault because hindi ko dapat siya pinauwi when she was intoxicated. Excuse me, is there something that you wanna say? Kanina ka pa eh. Parang hindi ka naniniwala sa sinabi ni Carlos. Ano ba problema mo? Wala. Wala naman pala eh. Tara na, Carlos. Okay. Let's go. Pass. Sir Carlos. Oo. Oh. Hindi nyo po kailangan sorry kay Hayley. Wala naman po kayong kasalanan sa... Ano? Bakit? Nilagtag po ni Ma'am Venus ang sarili niya sa agdan. Na ano yung sinasabi mo, Iris? Sinadya po ni Ma'am Venus ang aksidente niya. Sinadya po ni Ma'am Venus ang aksidente niya. How dare you? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? O naguguluhan ka lang, ha? Ma'am Venus, baka nga naguguluhan lang to si Aris. Ito kasi Ma'am Venus na nakamagsak na, di ba? Aris? Yes, but need. Nauna po ko sa inyo. Kaya nakita kong ginawa ni Ma'am Venus. Venus! Calling me a fraud. Hindi po, ma'am. Huwag mo akong gawan ng kwento. Ako yung victim dito. Ako. Ano bang gusto mong patunayan, ha? Na hindi ako nagsasabi ng totoo? Okay, relax. Nagpapaliwanag. Hindi eh. Pinagmumukha nila akong tanga. At sinungaling pa. Bakit ko naman ilalaglag yung sarili ko sa hagdan? Para mapunta sa ospital? What for? Come! Ate, tama na. Puta ka pa. The nerve to even say that in my face.
ulo? I just wanna go home. Okay, sige. Sige na, sige na, halika na. Sige, uwi ko na kayo, halika. Carlos, I'm so stressed. Okay, relax ka lang, relax ka lang. Oh, mandal ka lang dito. Carlos, mandal ka lang dito, relax ka lang, ha? Thank you. Ito ba yun? Pero alam mo ikaw, kahit hindi kita kilala, alam kong mabuti kang tao. Tita, higa lang po kayo, tita. Ano nangyari? Ano nangyari dito? Ba't naman siya nung? Ninong, natapilok po kasi ako kanina eh. Kaya nabuhusan ko po ng tubig yung outlet. Nag-spark po. Ba't ka nag-iingat? Ninong, sorry po. Na-short po ata yung circuit ng machine. Kaya hindi na po natin siya magagamit. Tsaka nawala na rin po ng kuryente eh. Paano yung therapy? Baka pwede na nating tanggalin to. Sige. Ninong. Sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tita, higa lang po kayo. Tatanggalin ko lang po ito, ah. Okay, dahan-dahan, ha? Dahan-dahan lang. Slowly lang, Carlos. Madahan. Alaya nga kita, okay? Okay ka na. Masakit? Bang masakit? Eh, ang sabi ng doktor sa x-ray, wala ka naman problema na. Siguro, nabugbog talaga yung katawan ko nung nahulog ako. I hope you don't believe that, Aries. I feel like gumaganti lang siya sa akin because I called him out for staring at me. Wala naman ako doon. Hindi ko naman nakita ang nangyari. I have nothing to say. Sige, okay ka na rito, ha? So, mauna na ako dahil hinihintay ako ni Grace, ha? Carlos, please stay. Let's talk. Venus. Ando dun si Grace, naiwan lang ko siya kay Seth. Babalikan ko siya. Naintindihan mo? Sandali. Excuse me. Hello? Hello, sir? Sir, hinatid na po ni Doc Sep si Ma'am Grace. Pero gusto ka po kausapin ni Ma'am Grace. Sige. Hello, Carlos. Sabi sa akin ni Marites, may nangyari daw kay Venus. Ayos lang ba siya? She's fine. Hinatid ko siya dito sa bahay. Dinala ko siya sa kanyang kwarto ng papahinga dahil hindi pa daw maganda ang pakiramdam niya eh. Grace, kamusta ang therapy mo? Hindi kami masyado nakapag-usap ni Seth kasi nawala yung kuryente. Sige. Carlos. Na si Venus? Hold me here. Ba't ka tumayo? Ano nangyayari, Carlos? Carlos. May nangyayari ba kay Venus? Tulungan mo siya, ha? Sige. Ito nga eh. Carlos! Sige. Babalik na ako dyan. Sige. Bye-bye. Bye. Bakit ganyan ang titig mo sa akin? Galit ka ba? Ma'am! Ano ba yung reaction mo na yan? Dead Madela talaga? Ano na naman yung Dead Madela? Dead Madela, ibig sabihin, dead ma! Ma'am, narinig mo, di ba, humahalingihing yung Venus, tapos kasama ni Sir Carlos, tapos sabi na sa kama, paano sila napunta doon? Baka naglakad sila papunta doon. Talaga? Ang galing! Hindi yun, ma'am, hindi mo naiintindihan. Alam mo yung si Venus na yan,
Init na init yan kay Sir Carlos eh. Mainit na katawan. Plus, malamig na kama. Equals ano? Sandali. Nag-iinit yung katawan nila sa isa't isa. Naku, hindi po pwede yun. Dapat kami lang nakakaramdam na dalawa ni Carlos nun kasi kami mag-boyfriend tsaka mag-girlfriend, di ba? Tama! Ayun nga, finally naintindihan mo na ako. Ay, naku, matagal na kitang winawarningan dyan sa Venus na yan eh. Kasi minsan, ang ampalaya nagiging ahas.